Hello guys, good evening. Natapos na naman ang ating inaabangan at napakagilid na teleserye ang First Yaya. Guys, napanood natin ngayon ang eksena at nakakagigil at nakakatuwa. And then, lalong-lalo naman yung parang nakakaasar. So, guys, nakita naman natin yung reaction nila no? Habang si Melody ay kinausap ngayon ng Lorraine na ito kasi si Lorraine is in Gitera, so nagawa niya ipatawag kay katulong na isa na patawag si Aya para pupunta doon lang nagkunwari niya si President, pero gigil na si Lorraine kasi nalaman ni Lorraine na si Melody ay gay din niya date pala ni President. So guys, galit na galit si Lorraine kasi isa siya kang misyusa. So, nagagalit siya, narinig niya ang balita na ba't naman ay hindi siya. Nasa tingin niya ay siya nga ang parang kay Glenn na karapat-dapat, hindi si Melody. So, anyways guys, habang nag-usap naman si President at yung kanyang mami, inami niya ni President na may gusto siya kay Melody. So, nag-react naman kagalit itong kanyang mami dahil ang gusto nga ay si Lorraine. So, kilok down agad ang kakayanan ni Melody na hindi daw kayang kampanan ang bilang isang magiging first lady. Pero, pinagtanggol naman din guys ni President Glenn na kayang-kaya gagawin ni Melody dahil marami na at subok na si Melody sa lahat ng pinagdaanan. So, di ba guys? Nakakagigil at nakakatuwa ang eksena. So, ngayon naman guys, habang nandun si President sa labas, lumapit dito si Conrad and then yung isang katulong at kinausap nila na follow your heart. Kung ano yung nasa puso ni Presidente, yun ang kanyang susundin. Dahil si Presidente, kitang-kita namin guys na talagang nag-iisip siya kung sino nga talaga. Dahil sa kanyang puso, si Melody, sa kanyang, mami ay si Lorraine ang karapat-dapat. Pero, buti nga naman guys, ay maraming nag-advise kay President na follow your heart. Kung ano yung nasa puso ni President guys, yan ang kanyang toto pa rin. Yan ang kanyang sundin. Dahil nga, syempre sasabi nga ni Conrad at saka yung sa isang katulong na follow your heart. So parang naniwala naman si President. At if not guys, nung sinabi ni President kay Sina, hindi niya masasabi kay Melody na may gusto siya. Diba guys, nakita niyo naman, nasa likod si Yaya Melody. So, narinig lahat ni Yaya Melody ang kwento ni Yasi na ang kwento ni President kay Yasi na may gusto nga siya kay Melody pero hindi niya may pagdapat. And then, sinabi na rin yan ni Melody doon sa kanyang friend na katulong sa hotel na hindi niya makapagtapat si President sa kanya. Dahil ramdam na din ni Melody na may gusto si President sa kanya, hindi lang siya ang may gusto. Kundi, kitang-kita talaga natin guys na nagmamahalan talaga sila. So, don't worry guys, ngayon, papatuloy natin yung kwento. Abangan natin sa Monday guys, bibigyan ko kayo ng palibagong update. Itong update guys ay highlight copy lang na parang napapanood na din natin siya na kunti. So, ito ay advance copy. Kaya, ikipinto ko din sa inyo kung ano mangyari para mas lalo tayong excited sa Monday na mag-abang sa kanila. Sunday and then Saturday, pag-isipan natin guys kung ano nga talaga ang mangyayari sa kanila sa Monday pag ito ay marinig nyo ang kwento ko. Abangan nyo guys. Habang kinausap ni Pres Glenn ng mami niya na nag-iisa lang si Lorraine sa buhay ni Pres Glenn. At sumagot naman itong si Conrad na tama nga yan sir, nag-iisa lang si Lorraine. Pero nag-iisa lang din si Melody. Gulong-gulo ngayon ang isip ni President Glenn. Tapos hinahanap ni Conrad at nagkausap na nga si Conrad at si Melody. Ang nasinabihan ni Conrad si Melody na tutulungan si Melody para doon kay Glenn. At ito naman ang ating idol na si Yaya Melody at nag-inapti pa. Sinabihan pa niya si Conrad
napaka-topic. Kaya guys, di ba? Si Reno Tingato, may gusto na kay President. Siya na nga itong nagtaba. At siya naman ngayon din yung nag-inactive na sinabihan pa si President Lin na topic. So, yan guys, ang ano, habang kinausap si Pres Glenn sa mga congressman na kung sino yung natitipuan niya na babae dahil alam nila na na-involve na daw doon sa kay Melody. So, hindi pa nakasagot si si President Glenn yan guys, gawa nung nandyan si Lorraine sa tabi niya at nakukuha naman ang Lorraine. Akala niya na siya na ang pipiliin, pero by the way guys, hindi, alam naman natin yun na hindi talaga siya ang pipiliin ni President Glenn, magiging isang first lady. So guys, huwag niyong kaligtaan. By Monday, ito po yung aabangan natin na eksena dahil tayo ay ginigilig, ginigilig habang nag-iisip kung kailan ulit ang first yaya lalabas sa TV. Dahil ngayon ay Friday, so mandi pa natin sila mapanood ulit. So ngayon guys, isipin na lang natin itong nagkwento po sa inyo. Ito po yung advance o highlight topic na para sa news. Pwede ko na, hello guys, happy mega shoutout pala sa mga kasamahan ko sa Tax, sa Kulap, and sa PPN kay CJ Tan GC, LBC's Vlog, Roske26, Juby Gabani, The Hungry Pinoy Official, Jules Style, Prince TV, Jackie Nimes, Rosalind Kusip, and Cyrus Corbita. Guys, yan po sila ang mga ka-subs ko din sa ating channel. So, sa mga baguhan pa nitong ating channel, guys, paki-like, share, and subscribe para ma-monitor kayo sa mga bago kong upload na video. Lalo na itong inaabangan natin na Monday to Friday ang Yaya Melody or First Yaya. Dahil ito ay nakakagigil, nakakasaya, at nakakalungkot din minsan, lalo na pag aapihin na ni Lorraine si Yaya Melody. So guys, paki-like, share, and subscribe sa aking channel. And thank you for your watching. God bless you all.